Hello, yan. Magre-review tayo ngayon ng another na heatsink from Gamax GT. Yan. Yan, buksan na natin. Ah, wait lang. Tingnan muna natin yung box. Yan. So, yan yung mga specification. Yan, medyo malabo. Yan. Yan, yan yung mga support niya na socket from Intel LGA 2066 2011. Ayan. Tapos 1155 1150 1151 1366. Ayan. Support niya rin yung bagong ano socket ngayon ni Intel, yung 1200. Ayan. Based dun sa ano, sa website ni Deepcool. Ayan. So may mga gumamit na rin kasi nito sa mga bagong board na 1200 LGA 1200 na socket. So yan, sa AMD naman support niya ng mga AM2, FM2, FM1, AM2+, AM3 Plus, tsaka yung latest nila, yung AM4. Pero ewan ko lang kung compatible din to sa ilalabas nilang socket, yung AM5 daw, based sa mga sa site nila, sa ibang nagre-review. So yan. So ito yung connector niya, 4-pin connector siya. Yan, hydro bearing. Tapos 12 volts na rin siya, 1.32 watts, may RGB LED na siya. 4 pin din. Yan, yung wattage niya is 1.44 watts. Yan. So, tuloy na natin yung region natin. So, ayan nga. Ayan yung mga ibang specs niya. So, kabilang side, yan lang. Yung logo lang, tsaka yung name ng ano. Yan. Yan, Gamax GT CPU cooler designed by Asus. Yan, sa mga may mga board dyan na Asus. Yan, tama-tama to, lalo na yung mga top gaming na motherboard. To compatible, compatible. Maganda to kasi yung design niya talaga pang top gaming na board. Yan, tingnan na natin. So, oh, sana naman hindi ito bato. Para hindi mabato yung bibo. O yun, hindi. Kaya naman. So, legit naman siya. Diyan na yung, ano, hindi na tayo na scam. So, ingat kayo sa mga scam na mga order, ha. Bumili kayo dun sa mga legit na seller. Tapos, reviewin nyo yung profile nila. Kung matagal na ba sila. Kung marami ng review. Bago kayo bumili. Kaya maganda yung box niya. Meron siyang butas dito. Yeah. Para madaling makuha yung box na maliit pang isa sa loob. Yan. Yan. So, tingnan muna natin yung box. Xbox. Hindi, box lang pala. Mahal yun yung Xbox. Yan. Ito yung pan. O ba, nakakonect na yung pan niya. Bracket, oh. Siguro, tinest na nila to. Yan. Meron siyang paprinize tyro. Yun yung manual. Yan, ito yung manual. Dito yun yung makikita kung paano i-connect siya sa AM4 na motherboard, yung mga AMD na motherboard. Yan, AM4 AMD. Yan. So madali naman siyang sundan, yan, no? Napakalinaw naman ng instructions niya. Yan. Sigurado naman hindi kayo malilito dito. Ayan. Simpleng-simple lang. Ayan yung mga ported na socket niya, ayan, para sa AMD. Ayan. Naka-drop down naman siya. So, ayan, sundan niyo lang tong manual na to. Para hindi kayo maulul. Ay, hindi. Para hindi malito pala. Okay. So, sa kabila naman, ito yung mga Intel na support niya. Ayan, napakalinaw din. Ayan din yung mga support na socket niya, 1151, 1150, 1155, 1366. Oh, may nawawala!
Hindi. Okay, mag-alala. Yung mga motherboard na bagong nakabili ngayon, yung 1200 series motherboard. So, support niya rin to. Pwede rin siyang ilagay doon. So, yan. Huwag kayo masyado magugulat kung wala siya. So, based naman doon sa site niya rin, support niya yun. Yan. Tapos, meron na rin itong mga gumamit doon sa board na yun, na 1200 socket. LGA socket. Yan. Yan, napakadali naman ang instructions niya. Yan. Sundan niyo lang kayo. Ito, para hindi kayo maulul. Para hindi kayo malito. Yan. Sobrang dali lang yan. So, itabi na natin yung manual. Wala na. Wala man lang pa-freak. Yan. Ang ganda niya, oh. Yang pan na yan dyan, just may nailaw yan, may RGB dyan sa loob. Kasi nakakonnect na yung bracket niya. Yan, nailaw yan. Yan, top na yan. Itong top na to, nailaw to. Actually, binuksan ko na to. Ako yung nagkabit niyan eh. Nung pag-deliver kasi yan, binuksan ko na. Tingnan ko kung kumpleto lahat ng, ano, ng mga tools. So, complete naman siya. Tapos, binalik ko na lang sa box. Then, ginawa natin tong video na to. Ayan, yan yung mga connector niya. Yan yung connector ng pan. 4-pin pan, 12 volts. Itong iyan, itong pan na yan, yung dun sa top yan, yung nailaw. Sa mismong heatsink. Yan, dyan yan. Dyan yung nailaw yan. Tapos, ito yung sa pan na ilaw. RGB pan dyan sa ilaw. Okay, ingay naman ng dog. Whoop! Yan. Yan, i-connect natin para dun sa ilaw sa taas. Yan, dyan mo lang i-connect. Maganda yung sa pan niya kasi may parang ano siya eh, splitter. Yan. Yan, pwede mo na i-connect sa board. Pero, meron pang adapter niyan. Yan, yung 4-pin na yan. Pupunta na sa board yan. Yan. Tingnan natin yung adapter pang ano ng RGB may nandito sa box. Yan. Yan, may palibre pang thermal paste. Yan, ilalagay sa processor. Yan, ayan yung panlock para dun sa bracket niya mamaya. Yan, dyan. Panlock dyan sa butas na yun sa gitna. Yan, yan yung pang ano, Intel na bracket. Ito naman yung sa AMD, medyo mahaba. Sa AM4 socket. Tapos, ito yung kable na to. Ay, ito yung pin. Yung bracket para sa pan. Additional pan. Meron pang extra. Tapos, ito yung back panel. Yan. So, yan. Nakonnect ko na siya kanina. Yung pagka-deliver sa akin, tinignan ko agad. So, kaya nakakonnect na yan. Yan, ano na yan. Para sa LGA 1151 na motherboard. Yan. Hoy, focus ka. Yan. So yan, oh, yan. 115X.
saka 13 series. So, yung kabila niyan, yung backside niyan para sa ano naman, sa AMD yung backside. Yan. Yung sa likod, yan, dyan naman yung sa AMD. Pag yung AMD ang gagamitin niya, yan. Yung kaganina yung nasa unang pinakita ko sa inyo, yun yung ano, sa Intel naman. Ayan, tatanggalin mo lang yan. Ayan, tumalisik pa. Ayan. Ayan, ipapasok mo lang dyan sa ano, unang hole, unang butas niya. Tapos, may pattern naman yan yung sa nut niya. Tapos i-push down mo lang. Yun na. Anyway, may manual naman eh. Ah, tapos yan. Ito yung ano, yung additional extension cable para sa RGB. Yan. Yan yung good thing na meron din siya. Kaya mas mahaba siya. Mas madali siyang i-cable manage dun sa loob ng CPU. Dun sa likod ng CPU. Yan. Ayan yung pupunta na sa board. RGB. So, ayan, solido naman siya. Mga kapal. Ayan. Meron siyang 4 heat pipe. Ayan. Meron siyang 4 heat pipe. Then 1, 2, 3, and 4. 6. Ay, 6. 4 lang pala. Ito yung ano, mismong magkocontact sa CPU. Ayan, yung may papel na yan. Tatanggalin mo na yan pag i-coconnect na sa board. Malinis na malinis. Yan, galing to, yung brand nito galing sa Deepcool. Tapos, ang inspired siya sa Top Gaming motherboard ng mga Asus. So, design siya ni Asus. Kaya nakalagay doon sa box na. So, yun na guys, lahat ng parts, yun na. So, yan na guys, kung nagustuhan nyo tong video na to, yan, don't forget to like this video and subscribe na rin kayo. Then, hit nyo na rin yung bell dyan para ma-notify ka kapag meron akong bagong video. O meron akong ibibigay na unit o laptop, na joke lang. Ayan, anyway, thank you sa ibang nag-subscribe. At sa mga bago pa, thank you na rin. So, yun lang guys. Thank you.